Okay guys, welcome back to Kuya Ton's PC Guide. So guys, nandito na naman po tayo para sa isang video tutorial. May nag-request po kasi sa ating mga loyal na subscriber na ang sabi po niya dito is gawin niya, Kuis, request ko po sana yung video tungkol naman po sa step by step kung paano mag-setup ng boot sequence hanggang sa partitioning. Tapos, o kaya Kuis, kung paano po gumawa ng bootable flash drive. Request lang po. So, itong request na to ay nanggaling po kay Sir Chris Sanjena Lumin Rosal, which is, siya din po yung nanalo ng first ever raffle natin. Siya din po yung nanalo ng dalawang 180mm na Dark Flash RGB LED fan. So, muli sir, congratulations po. And then, ito na po yung requested tutorial ninyo. So, sisimulan natin. Pero, bago po natin simulan guys, shoutouts muna po tayo guys. Okay? Gusto ko lang pasalamatan yung mga top fans natin guys. So, maraming salamat, guys. And then, thank you din po sa suporta, sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Mamaya titingnan natin kung ilan na yung subscribers ni Kuya Tons. So, guys, eto, shoutout po kay Sir Nico Carlos. Sir, maraming salamat po. Shoutout din kay RJ Gacosta. Shoutout kay Paring Den Rosalenga. Shoutout din po kay Mike Desena. And then, sa pinsan ko na si Allen Bautista. Maraming salamat. Sila po yung mga new top fans natin. So, okay guys. Punta na tayo dun sa video tutorial. Siyempre, bago natin umpisan yung video tutorial, ito na siya. Open natin yung Google Chrome web browser ninyo. So, ayan siya. Google Chrome. So, ito nga po lang topic guys, ulitin ko lang. Gagawa po tayo ng isang bootable flash disk. Then, lalagyan natin ng operating system which is Windows 10. So, guys, unang-una lahat, punta muna kayo ng Google guys bago tayo magsimula. And then, type nyo po sa taas, YouTube. Ayan, youtube.com. And then, dito po sa search box. Type nyo lang po dyan, Kuya Tons. So, Kuya TH pa lang guys, makikita nyo na, lalabas na siya. Ayan, Kuya Tons PC Guides, click nyo lang yan po yan. So, yun guys, as per checking, nasa 827 subscribers na tayo. Maraming salamat guys sa support. So, ayan nga, bago tayo mag-proceed sa video tutorial, click nyo lang po yung subscribe. And then, wag po kayong mahiya, pakiclick na din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas kong videos. Tsaka para mapanood nyo na din po yung mga ibang tutorials. So, as of now, madami na rin po akong nailabas na video tutorials. Kung, yan, tingnan nyo na lang po lahat ng videos kung ano po yung sang-ayon sa inyo. Kung ano po ang need nyong matutunan. So, pwede din naman po kayong mag-request kung ano po yung gusto nyong ilabas ni Kuya Tons na video tutorial. So guys, moving forward, balik tayo sa topic natin. So how to create a bootable flash disk. So again, from Google Chrome, kailangan po nating i-download itong software na to. Kumbaga dito natin gagawin yung boot disk niya or yung bootable ISO nyo. So guys, lahat ng gagawin natin, mga softwares, applications, ilalagay ko po lahat sa description. And then, nilalagay ko din po guys kung saan nyo pwedeng i-download yung ISO ng Windows 10. So, okay, let's start. From the Google search bar po, type nyo lang Rufus. Ayan, Rufus. Ito po kasi ang most popular na ginagamit ngayon pang-create ng bootable disk.
So, ito, unang-una po siya. Rufus, the official website. Click nyo lang po yan. And then, scroll down nyo lang. Ito, click nyo lang po itong Rufus 3.11. 1.1 MB lang po yan. So, napakadali. In my case po kasi, may na-download po ako na Rufus version. Medyo lower version lang din po siya. Pero working po yan, and then working din po yung itong bagong labas ni Rufus. So click nyo lang po yan to proceed with the download. Okay, let's start. Click lang natin yan. So ayan guys, 1.1 MB lang siya, so napaka-bilis lang yan. So tapos na siya guys. So next na kailangan nyo guys is, syempre, kailangan nyo ng ISO image. So, eto, ano ba itong ISO na to? Itong ISO na to, ito po yung Windows 10 na operating system na i-incorporate po natin dun sa dinownload natin na Rufus application. So, guys, kung wala pa kayo nitong ISO na Windows 10 na to, guys, ilalagay ko din yung description kung paano niya siya madadownload for free. I-share ko yung shareable link niya via Google Drive. Okay? So, kailangan lang natin is yung Rufus na software and then yung ISO. And then, other than that, kailangan po natin ng malinis na flash disk at ang capacity po dapat ay 8GB. 8GB, guys. So, baka kasi pag 4GB ang Windows 10 na labas ngayon, yung latest version, lampas po siya ng 4GB. So, I recommend 8GB flash disk. So, check, guys. Check muna natin kung may laman to o wala. Kasi, mas magandang gumawa ng bootable disk kung walang laman yung flash disk o yung USB nyo. So, check lang po muna natin. Okay, connect. Connect na lang. Right. Loading. And ayun siya guys. So ganito ko lang po. So eto, actually yan lang naman yung laman niya. So meron pala ako dito, ang capacity plan pala ng flash disk na to is 16GB. So, either way, okay lang naman, 8GB or 16GB, walang problema. Basta ka make sure na kasya lang yung ISO file natin. Okay? To proceed with the bootable disk, open nyo lang po yung na-download nyo na Rufus. Ayan. Double click nyo lang yan. Then, wait. So ganito siya lalabas. Once na open nyo guys, ganyan po siya lalabas. Ganyan siya. So yun nga, auto detect po yung flash disk letter drive niya, which is nasa E. To check, syempre double check natin kung yun nga ba guys yung kinocall niya. So tama siya guys. So eto siya, USB drive niya is nasa letter E. So, ang device mo is ito, nasa letter E, which is SanDisk Cruiser Edge USB device. Okay? And then, partition scheme and target system type. So, by default, nire-recommend ko dito is MBR partition scheme for BIOS or UEFI. So, leave as it is nyo na lang, guys. And then, for the file system, of course, FAT32 tayo for pang removable disk. Yan, recommended talaga ang FAT32. And then, cluster size, yun nga by default guys, nagre-require siya ng 8GB. So, yun nga, 8,192 bytes, which is equivalent to 8GB. So, new volume label, optional guys, kung anong gusto nyong maging name ng flash disk nyo. So, in my case, lalagyan ko siya ng Windows 10. Ayan, Windows 10. And then,
Mapunta tayo dito sa format options. So check device for bad blocks. So ano niyo lang to, ignore niyo na lang to. And then yung tatlong naka-check, leave as it is yung mga 'yan. Maliban na lamang po dito, kung may makikita kayo dito, click to select an image. Yun nga yung sinasabi ko. Kailangan nating i-call yung ISO file. So click lang natin 'yan. And then hanapin lang natin kung saan naka-save. So sa akin naka-save siya sa desktop. So ito siya. So open ko lang 'yan, double click ko lang 'yan. So as you can see guys, nag-incorporate na siya dito. Kumbaga pasok na yung ISO image natin. And then cluster size, kung napansin niyo nagbago, 4 gig na lang by default. Pero double check natin guys kung ilan ba yung file size noon. Ayan. Actually, ang file size ng ISO image natin guys is 4.96 gig. So cluster size niya dito by default naging 4 gigs eh. Pero I think yung program mismo siya na yung mag-a-adjust. And then okay, and then dito sa new volume label, discretion nyo pa din kung leave as it is nyo or kung i-rename nyo. So pwede naman kasing i-rename yan guys. Yan, yung tulad ng ginawa ko kanina, which is Windows 10. Ayan. So okay, na pasok na natin yung ISO image. Ayan. So next thing to do is click start. Sabi niya, warning, all data on device no label drive E will be destroyed. To continue with this operation, click OK or quit click to cancel. So guys, ito ano lang to, friendly warning, reminder lang to na lahat po ng files ng flash disk nyo ay mawawala or madidelete po lahat. If ever na may important files po kayo dun sa flash disk nyo, better i-backup nyo na lang din po siya bago natin i-proceed dito. Kasi once na nag-okay na po tayo dito, lahat ng files nyo is totally deleted na po. So in my case, hindi ko naman din kailangan kung ano yung nakasave dun sa flash disk. So proceed na lang ako. Okay? And then yan guys, mag-i-start na yung operation niya. So siya na mismo, the program itself will create the bootable ISO flash disk. Yan. So wait lang natin hanggang matapos. It will take I think 10 to 15 minutes lang. It depends po sa system specs po ninyo guys. Other pieces po naglalast yan ng 20 to 30 minutes. Depende po talaga sa specs. So in my case, medyo okay po yung gamit nating laptop. And shoutout po kay Lenovo ThinkPad. So balikan ko kayo guys kung once na natapos na process niya. Okay. A few moments later. Okay guys, and we're back. So after the wait, patapos na yung bootable flash disk natin. So it took about, for my case, 20 minutes na po siya. So ayan guys, as I said a while ago, 10 to 30 minutes po. Ayan. So hintay na lang po natin siyang matapos, and then papakita ko po sa inyo yung finished product niya. So guys, once finished, bali ganito po siya. Ayan. So ayan. Close nyo lang po dito guys. Close nyo lang po siya dito. And then to verify or to check, tingnan natin. Ah, ito na siya guys. Ito na siya, Windows 10. Ayan. So ayan na po yung created bootable flash disk natin. So ang next step na gagawin, once na may bootable flash disk na kayo, ang next na gagawin guys, of course, ikailangan bago kayo mag-proceed sa reformatting process, kailangan naka first boot po yan or naka
kung ayaw, kung meron po kasi dalawang options yan, it's either if first boot nyo yung flash disk or i-boot override nyo po siya. So, para malaman po kung paano po yung pag-set ng first boot or pag-boot override, watch nyo lang po yung previous video ko. Meron po akong isang video tutorial doon kung, and then the title is how to first boot your USB flash disk. So guys, and Sir Christian, I hope nasagot ko po ang iyong katanungan at I hope na-serve ko po ng maayos ang iyong request. So, Sir Christian Nalumin, maraming salamat po. And then, guys, maraming salamat sa pag-like ng aking Facebook page. This is Kuya Tons PC Guides. And maraming salamat din po sa mga lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel, Kuya Tons PC Guides. So, guys, hanggang sa muling video tutorial ni Kuya Tons. Mag-ingat po ang lahat. Take care and God bless.